Yon, mga kakos ako, at pupunta tayo ngayon sa Reptile Sky. Sobrang init na at magpa-vlog tayo kay Boss Eman. Ha? Samahan nyo ako ngayong araw na to. Ha? In 5, 4, 3, 2, 1. Let's go na, mga kakos. What's up, mga kakosa? Tayo ngayon papunta na sa ano, sa ating destination, sa may C5 Mindanao Avenue kay Boss Eman. At doon tayo titingnan natin yung mga yung anong meron siya, ang kanyang mga alaga at ang kanyang mga vivarium, yung kung paano niya ginagawa yung mga ano niya, enclo niya, di ba? So, andito ngayon ako sa aking battle hopper na si Pikpak Bubular. Pikpak Bubular! Medyo anong oras na 1:30 na at nandun na yung isa nating tropang kakosa natin, si R.A. Jumacchio. Si R.A. ay isa sa champion ng Exotic Fight Club. Ayun, at dito muna tayo, magpapagas muna tayo at wala nang gasi Pikpak Bubular, kaya standby muna dyan. Ayun si ate, kung makikita nyo, babe lang muna tayo, makakakosa natin dyan. No, kamusta mga kakosa? What's up? No? Ay, kumakalat na naman si ano, Jennifer Namangal. Ah, si Jennifer na nang scam ng 4-5. Oh, grabe ka naman. Bakit ka nang scam? Ibalik mo 'yon, 4-5 scam. Dapat di mo ginagawa 'yon. Huwag ka magbebenta ng may issue. Grabe ka, kababae mong tao, scammer ka, wala kang awa. Wala kang awa. Okay na sana, aso, wala. Paano mo nasabing legit ka kung scammer ka? Pwede ka maging legit na scammer, makakakosa. Diba? Tama naman ako, may punto ko. Ay, hindi ka legit ang tawag doon. Naman yun, 4-5. Imbis na marami nagtitiwala sa'yo, walang maniniwala na sa'yo. Biruin mo, dahalagang 4-5, tinakbo mo. Kuwawa naman yung tao. Ayun sila, oh. Tira mo naghihintay sa akin. Ayun na, si Eman at si Ari. Yo, mga kakos, ako kasama ko na ngayon yung dalawa. Yo, si Boss Eman, tsaka si Ari. Kung makikilala nyo si Ari, siya yung malakas sa Exotic Fight Club, no? Kasama ko ngayon. Nagsama yung ano. Nagsama kami matitibay. Ngayon pupunta tayo kay Boss Eman sa Reptile Sky. Titingnan natin yung vivarium niya at mga koleksyon niya doon sa kanyang munting paraiso ng mga reptiles. So tingnan natin mamaya, papasok na tayo sa bahay nila. Watch! Mga kakosa, big time ha, si Boss Eman. So, pupunta tayo sa bahay nila. Pasukin natin. Pagpagawa ng ganyan mga 37,000 ng naman. Laki ng vivarium tawag sa ganito, no? Para ano to, boss? Sa selfin? Selfin dragon. Wow, kulungan na selfin. Tinan mo, ang laki. Ano sukat nito? Ano, 5 feet by 3 by 6. Oh, yun yun naman, makakosa. Tinan mo, ang laki, oh. Pwede nung selfin, eh, no? Laki. Biruin nyo. Kung gusto nyo magpagawa kay Boss Eman sa Reptile Sky ng vivarium, punta lang kayo dito. Si Boss R.A. Yo. What's up? Exotic Fight Club Champion. Yung natawag dyan? Ferrari. Mga kakosa. Ang ganda ng kanyang setup. Leopard Gecko, no? Anong morph ng Leopard Gecko mo? Tremper Albino. Ayun, Tremper. Biruin mo, Tremper Albino, no? Ay, ayaw lang lumabas kasi maliwanag. Biruin mo, meron akong 18 na, ay 20 plus na Leopard Gecko, 20 plus na papagawa mo rito pag ganito setup. Pero worth it naman, di ba mga kakosa, ganito kaganda. For display. Oo, oh, diba? Pang display talaga, pang ano. Showroom. Pang diinan. Tapos, ang ganda nung ano niya, no. Bahay niya talagang kuwang-kuwa talaga. Sinaganda lang kasi dito.
yung mga sheds niya, pwede mo nang iwan dyan, tapos hayaan mo na yung mga cleanup crew na mag-decompose yung mga tae, siguro. Yung mga malalaki lang yung kunin mo, tapos yung mga tira-tira, bahala na yung cleanup crew doon. Yung pala yung advantage niya yung kinaganda. Talagang less, ano na, less hassle na, no? Yun yung bioactive eh, yung self-sustaining na siya. Na lahat ng dumi dyan, like sa nature, na nature na din yung bahala para mag-decompose sa kanila. Yung magbe-breakdown ng mga dumi, ganun. So ito yung terrarium niya. Laki ng terrarium. Grabe yung kulungan. Sa amin, parang ano ni sa akin, nalagay lang sa bin, tapos nung ilaw, anong ilaw yan? Ilaw, UVB, tsaka normal ano, heat bulb lang siya. Ah, yung pang sisiyo. Oh. Tapos kung mahilig ka sa mga local species, kung collector ka, madami kasing hayop na nai-stress sila. Sinabi nila, like tulad yung crested lizard, mamatayan, pakawalan mo na lang. Ang may mga tamang pag-alaga sa lahat ng hayop, tapos yung tama dun is yung paggamit ng bioactive terrarium. Kasi makakopya mo yung naturalistic environment nila, hindi sila mai-stress out. Mm. Like, yung mga local species na forest dragon, tokay gecko, yung mga crested lizard, ganon. Maganda sila i-biotype na yung yung ganitong setup, boss, magkano yung ganito? Yung ganyan, syempre, abutin na ano yan. Na mura-mura lang. 3.5 na. Oh, 3.5. Ganda, no? Mga anong pwedeng ilagay dito? Dito, any arboreal species. Tree frogs. Oh, tree frogs. Ganun. Tree frogs, emerald tree skink, tokay gecko, mga locals. Pero kung gusto mo medyo, ano, crested gecko. Diba? Mga ganun, crested gecko. Mga ganyang setup. Basta may dish food sa paangat. Mga ganyan. Mm. Siguro forest dragon na juvenile pwede pa dyan. Dami rin hiding spot sa likod eh. Tsaka platform na pwede nila pagpatungan. Saan mo, sir, nakukuha yung mga ano? Saan mo nakukuha yung mga... Yung halaman, mga ganyan? Halaman... Ano lang, hanap ka lang ng maayos na supplier sa mga garden center. Hanap ka lang talaga na maganda yung binibigay. Tsaka i-check mo lang din kung may fertilizer yung ano nila. Yung, kasi pangit sa fertilizer. Parang masama siya sa soil, namamatay yung microfaunas natin. Yung mga sprinklers and isopods, namamatay sila. Kasi pag kinain nila yun, nagiging toxic sa kanila yun. So, nawawala na yung ano, yung essence ng bioactivity. So, ayun lang. Sa mga garden center lang. Mga driftwood naman, punta ka lang Cartimar. Minsan, nagpapa-order ako sa ibang tao. Cartimar, medyo may... May kamahalan. May kamahalan sa Cartimar eh. Ito, maganda yung driftwood na to. Makikita nyo. Mm-hmm. Ito, masarap to sa Embalpori, ganito. Sa gitna. Ganito. Itong driftwood na to yung hinahanap ko. Maganda sa setup yung sa Embalpori ko. Paano ba mag-disinfect ng ganun pag kunyan nakakita ka sa alsada? Iba-iba kasi yung process eh. Yung iba binibake nila. Sa oven. Ako, ginagawa ko, may ilulublub ko sa kumukulong tubig. Tapos, ibibidad ko rin siya sa araw hanggang sa matuyo. Yung iba naman, kapag ano, isinusunrox nila para talagang patay lahat. Tapos, sundry nila isang linggo para wala yung residue ng... May nagsabi din sa akin, pag talagang tipper ka, magiging basurero ka daw talaga eh. Ito magandang advice, pag gusto nyo ng driftwood, pag pupunta kayo ng beach, may mga driftwood doon na talagang disinfected na. Mga ganyang texture, ganyan. Sa beach yan madalas eh, nung pumunta ako Batangas, nagdala ako ng malaking bag, tapos walang laman, pag uwi ko, puro driftwood na. Kasi doon ka nakakuha? Oo, doon ako kumuha. Tapos yung ilaw niya, LED. LED. LED for the plants. Yan talaga. Ah, oo. Meron yan. For photosynthesis nila. Trigger talaga yung pagiging ano nila. Yung naturalistic senses nila. Kaso pag sobrang dami ng alaga mo, talagang gagastosan mo na talaga, no? Sa akin kasi sabin lang na alagay. Maganda, bawat isang species may isa kang bibaryo. Sabihin natin, 15 tarantula mo, isa lang gawa mo ng bibaryo. O kaya, sabi natin, 15 yung bearded dragon mo, at least isa doon, naka-naturalist. Pero kung talagang malaki-laki budget mo, lahat na. Ito, talagang reptile shroom talaga. Simple, pero quality! Kita nyo ba mga kosa? Mantis yan. Anong species yan, eh, man? Yung nakatingin siya sa atin. Normal yan. Lucky dot.
Lucky Herbs, baka naman. Ay, Lucky Herbs. Sponsor. Zoo. Ano naman? Ayun, no? Ito ay, ano, Java Moss. Saan ka na, ano yan? Java Moss, mga aquarium shop, mayroon sa labi na benta for... Eh, yun yung ginagamit, yung buhay na moss, di ba? Hindi yung, ano? Iba ba yung moss, pit moss sa Java Moss? Iba pa. Ito ah, iba aquatic. Pala. Ito yung land moss. Yan. Propagation bin ko. Pa-cool kid. Pa-cool kid. Boa Keepers. Reptile Sky. Saan ko makakita sa personal ng Blue Punks kid? Magkano ba yan? Ayan na. Man. Parang buburing malaki ah. Actually, iba na agad to? Hindi. Ito yung, oh, ito yung isa na agad eh. Nandun niya. Sinusugod ako nun minsan. Wow. Kaya Blue Tanks King siya kasi tinan niya yung ano niya. Oh, blue. Bagay kami mga kosa, oh. Pwede niya akong keeper. ayaw. Ayaw ba? Hindi, pag nagkaanak to, sabi ni Eman, bibigyan niya ako ng isa. Diba? Ano ba kinakain ng ganito? Ako, pakain ko Cerelac. Cerelac? Kompleto yun eh. Pero usually, ano bang pinapakain dito? Omnivore. Lubias. Minsan, veggies. Oh, fruits. Nag-fruits din. Silang Australia ng bearded dragon eh. No? Ang pinakaiba lang sa setup nila, hindi to yung nagbabastang matagalan eh. Hindi, mas ano yan, mas gustong nag-uhukay niya sa ilalim. Mas digger siya, pero pareho silang Australian animal. Pag nag... Ito, anong laman nito? yung palakang tanga. Yung nasasaga sa akin. Yan lang siya. Nakatemporary lang kasi pinakain ko ng ano. Ang worms. Pero dito lang. Oh, laki niya. Sobra. Pagan mo nga yung kamay mo. Inisin natin laki siya. Niya. Black! 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 Juniper! Si Perlita. Ano tanong ano? Tomorrow, uy, puta. Sumagat? Hindi. Laki niyang taba niya. Ano yun? Albino. Ang ganda ng Pac-Man. Ito, Suban. Ayun. Ano tong viper na to? Suban viper. Mga kamandag ba to? Oo. Subano colatus. Tama ba? Basta ganun. Talagang makita mo mahal na mahal niya yung mga alaga niya. Eh, oh. Hindi tinipid. Yan. Ayun yung Flavo. Ayun. Tumabas ka. Makita mo yun, no? Yan. Oh my God. Ah, magkaiba ba yung Flavo tsaka Suban? Mas mga kamandag to kaysa sa Suban. Mas salbahe yan. Itong Suban, mabait-bait siya ng konti. Pwedeng ilabas. Pero huwag kayong pag... Ano kayo? Huwag kayong cancel. Huwag kayong cancel. Huwag kayong hawak-hawak. Basta-basta. Oo, yung mga newbie kasi. Respeto din sa species. Since venom mo sila, respeto natin na ayaw nila magpahawak. Gumamit kayo ng steak hook. Nabibili ito sa Reptilab. Reptilab, baka naman. Reptilab? Murang-mura. Sponsor ng Reptilab. Baka naman. Magkano ito sa Reptilab, pre? 120. May tubo ko lima. Gano'ng lumalaki yan? Ano? 3 feet? 3 feet. Mga ganun. 3 feet. Hatchling pa lang ito eh. Late pa lang yun. Oh, angas. Ang ganda talaga. Ang buti kayo dito yun. Yun lang mahirap dyan, no? And then, naka-ano. Punti ka na. Dito, ano na, yung hopper mice na. Dito, lizard pa lang. Dito, lizard. So, anong lizard pinapakain mo? Yung house gate ko lang. House gate. Australian name kasi yun, eh, di ba? Pakabulin mo, dito. Pinalagay. Dito, sa gitna.
niya. Sa pag-vivarium, lalo na kapag tropical type yung gagawin natin vivarium, eh, dapat meron siyang drainage. Bali yung drainage natin, kadalasan na ginagawa is mga pebbles, mga stones. Hydro balls. O, hydro balls. Tapos lalagyan niya ng screen dito. Pero sa ginawa ni Eman, ginawa niya moss na lang. Uh-huh. Para lang yun ihiwalay sa lupa. Kasi kapag tropical yung type ng vivarium, madalas kang mag-spray. Malulusak yung flooring mo. Ang purpose dito is, pupunta dito lahat ng water. Tapos makikita mo kung mag-build up na yung water dito. Doon ka magsa-stop ng pag-i-spray mo. Hintayin mo na lang siya mag-evaporate. Pag nag-evaporate siya, doon ka ulit mag-spray. Unlike kapag wala nito, di mo papansin, baha na dyan. Pero kapag mga desert type, mga bearded dragon, leopard gecko, hindi na linalagyan ng ganito. So hindi naman madalas mag-spray. Hope! What's up mga kakosa? Bumabalik ulit. Kosang lamig. At kinakamusta ko kayo. Kamusta na? So, ngayong oras na to. Oras na. Mag-aalas 6. Pauwi na ako. Galing sa bahay nila, Boss Eman. Sa Reptile Sky. Kasama si R.A. Jumacchio. Salamat sa'yo. Si R.A. siya yung champion ng Fight Club. Diba? So, sana sa mga manonood nito, sana may natutunan kayo about dun sa enclosure na vivarium tsaka bioactive ni Boss Eman. Napakaganda nung setup niya kung makikita niyo sa personal. Tsaka talagang yung mga alaga niya talagang alagang-alaga. Talagang ibinigay niya kung ano yung kailangan ng alaga niya. Yun nga, sinasabi para yung instinct daw tsaka talagang ang habitat daw talaga nung alaga niya, parang nandun pa rin kahit na nandun, nakalagay sila sa enclosure. So may maganda yon, maganda yung ganun nang gawin, di ba? Sa mga newbie, sa mga papasok, nakita nyo naman, sana magkaroon kayo ng idea at matuto kayo sa vlog na to. Dahil ako marami akong natutunan. Sa ngayon, abangan nyo na lang ulit ang susunod ko na vlog. So kung hindi pa kita kakosa at gusto mong umasok sa cell ako, ay kosang lamig, mag-subscribe, share, and like mo yung channel ko. Kung nakikita nyo to, Once TV, yan lang po itatype nyo sa YouTube, and then panoorin nyo po to. So, sa mga kakosa ko naman dyan, na 151 na, salamat sa inyo, at so, tuloy-tuloy kayo sa pagsuporta sa akin. Sana mas lalo pang dumami ang ating mga kakosa dyan. So, hanggang dito na lang po. Ha? At magpapasalamat pala ako ulit dito. Green Battle Blue na mail. Salamat. Boss Eman. O hanggang sa muli, mga kakosa ko dyan. Paalam. In 5, 4, 3, 2, 1. Let's go!